Kamusta mga kaibigan? Ito po muli ang inyong lingkod, si Daddy Rai. At ang recipe natin ngayon ay spicy pork and tofu adobo. Isa na namang Filipino recipe ang lulutuin ni Daddy Rai ngayong araw. Pero sa recipe nito, ang adobo natin ngayon ay lalagyan natin ng piniritong tokwa. At bago tayo mag-upisa, syempre ihanda muna natin itong ating mga sangkap. At pagkatapos ay igigisa na natin ito ng sabay-sabay. Napakadali lang magluto ng adobo, papamanok man yan, karne, o di kaya sitaw. Ang recipe natin ngayon ay napaka-basic, kaya para doon sa mga hindi pa marunong magluto ng tamang timpla ng adobo, para sa inyo ang video na to. Tuturuan ko kayo step by step kung paano magluto ng masarap, malasang pork and tokwa adobo. Ayan, igigisa lang natin itong mga sangkap, itong ating mga bawang, sibuyas, at pag golden brown na, ilalagay na natin itong ating pork. So itong ating ulam ngayon ay kasya lang to sa aming tatlo, ating mag-iina, kaya konti lang siya. So ang importante dito ay maituro ko sa inyo kung paano magluto ng masarap at tipong adobo. Ayan, gigisa muna natin itong ating pork hanggang sa magka-golden brown. At maya-maya, pagka nag-golden brown na yan, ilalagay na natin yung mga pampalasa. At eto na, okay na to, maglalagay na tayo ng toyo. Sa paglalagay ng toyo, huwag yung masyadong damihan. Yung tipong maglalasa lang yung toyo dun sa ating karne at sa ating tokwa, pati na rin yung ating suka. Kasi pag sobran yung sobrahan sa paglagay ng toyo at suka, hindi magbabalansa yung lasa sa ating adobo. Kaya ako pag naglalagay ako ng toyo tsaka suka, konti lang. At mamaya lalagyan natin siya ng tubig hanggang sa maluto itong ating karne. At naglaki na rin tayo ng durog na paminta at dahon ng laurel. Durog na paminta yung nilalagay ko kasi para mag-absorb yung konting anghang sa ating karne. At hindi rin nawawala ang ating dahon ng laurel sa ating adobo. At bilang pangpalasa din, lalagay din ako ng konting vetching. At sa vetching po, hindi po masama yan. Huwag lang masyadong marami at araw-arawin yung paggamit natin ng vetching, dahil na doon nagkakaroon ng masama na epekto sa ating katawan kapag ka nasobrahan tayo sa paggamit ng kahit anumang ini-intake natin na pagkain. At eto sa bahaging ito, antayin lang natin na maluto itong ating karne. Lalagyan natin siya ng tubig. At itong
tubig na to ang magpapakulo, antay natin kumulo at maluto at lumambot itong ating karne. Kung napapansin ninyo, medyo marami yung nilagay kong tubig dahil gusto ko itong karne natin ay malambot na malambot para hindi mahirapan kumain yung ating mga anak at ang ating asawa. At sa bahaging ito, ililipat natin dito sa kaserola itong ating iginisa at tinimpla ng adobo dahil dito natin itutuloy ang ating pagluluto. Kung mapapansin ninyo, medyo marami yung sabaw. Tama lang yan dahil gusto natin lumambot yung ating karne. At sa bahaging ito, tatakpan muna natin hanggang lumambot. At eto na, malambot na ang ating karne. At sunod, ilalagay na natin dito yung ating piniritong tokwa. Sa paglalagay ng tokwa, kailangan siguraduhin malambot at luto na ang ating karne para hindi na tayo maghahabol ng timpla sa inyong adobo. Kung mapapansin ninyo, medyo kumukonti na yung sabaw at nag-absorb na yung ating sangkap sa ating karne. Kaya ilalagay na natin itong ating piniritong tokwa or tofu. At taantay lang natin itong mag-absorb yung natitirang sabaw dito sa ating tofu. At okay na yan. Luto na yan. At eto, ilalagay na natin sa bahaging ito ang ating chinap-chop na siling labuyo. Masarap yung adobo kapag medyo may konting anghang. At eto na. Tapos na ang ating spicy pork and tofu adobo. At hanggang dito lang muna ang ating food vlog ngayong araw. At kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito po muli ang inyong lingkod, si Daderay sa Daderay Kitchen. Hanggang sa muli nating mga food vlogging, magkita-kita muli tayo. Paalam!